Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Pagsaluhan natin ang maiinit na balita dito sa Balitang Hali Weekend. Isang lalaki ang sugatan matapos siyang pagbabarili ng mga salaring nakamotorsiklo sa Lawag City, Ilocos Norte. Ang biktima, dati umanong may kaugnayan sa ipinagbabawal na gamot. Ang mainit na balita, hatid ni Victoria Tulad. Nakaupo ang dalawang lalaking ito sa bangketa ng lapitan ng dalawang nakamotorsiklo sa Lawag City, Ilocos Norte. Ang lalaking nakaputing damit, napahiga matapos siyang barilin ng isa sa mga sakay ng motor. Ayon sa pulisya, magkapatid ang dalawang lalaking nakaupo sa bangketa. Ang biktimang si Arvin Cristobal, nagpapahinga lang daw sa tapat ng pinipinturahang establishmento ng barilin. Meron kaming narinig na putukan, anim, pero ang ginagawa ng biktima, nakaupo sila sa harapan ng District 1. Patuloy na inoobserbahan sa ospital si Cristobal na nagtamo ng tama ng bala sa dibdib. Anim na basyo naman ng 9mm caliber ang nakuha ng pulisya sa crime scene. Base sa investigasyon ng pulisya, dating drug surrenderer ang biktima. Isa ito sa tinitingnang motibo sa krimen. Patuloy ang investigasyon ng pulisya. Victoria Tulad, GMA News. Tatlong bata ang nalunod sa swimming pool ng isang resort sa Marilao, Bulacan. Base sa investigasyon, nag-check-in si Edeline Lucanias at live-in partner nitong si Joel Manulit na sa resort kasama ang tatlong bata. Pumunta raw noon sa pool area sina Lucanias kasama ang dalawa nilang anak na sina Aileen at Akihiro, 6 at 4 na taong gulang, at pamangkin na si Princess Laika Lucanias, 6 na taong gulang din. Pero iniwan daw ni Lucanias ang tatlo para kunin ang kanyang cellphone sa kwarto. Pagbalik doon na niya nakitang palutang-lutang na sa pool ang tatlong bata. Nakunan pa ng CCTV ang pagpunta ng mga bata sa pool area. Dinala sa ospital ang tatlo pero namatay rin kalaunan. Bukod sa pagkalunod ng tatlong bata, iniimbestigahan din ng pulisya si Lucanias matapos makitaan ng drug paraphernalia ang kanilang kwarto. Pinaghahanap na ngayon ang kanyang live-in partner. Tumangging magbigay ng pahayag ang pamunuan ng resort. I am ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Mamayang gabi o umaga bukas, posibleng pumasok ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong tatawaging Ursula. Isa itong tropical storm na may international name na Fanfon, na huling namataan ng pag-asa sa layong 1,365 kilometers silangan ng Mindanao. May lakas ito ng hangin na umaabot sa 65 kilometers per hour. Sa Martes ng gabi, posibleng mag-landfall at tawirin ng nasabing bagyo ang Visayas. Sa ngayon, ang low pressure area na nasa loob ng PAR ang nakaaapekto sa ilang bahagi ng bansa. Huli ang namataan sa layong 65 kilometers timog-timog kanluran ng Davao City. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, asahan ang pag-uulan sa mga susunod na oras sa ilang bahagi ng Palawan, Eastern Visayas, Caraga Region, Davao Region, Zamboanga Peninsula at Soxarjan Region. Mababa naman ang tsansa ng ulan sa Metro Manila. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Na hit and run ng isang tricycle sa UN Avenue sa Maynila. Pumatong sa gutter ng kalsada ang tricycle matapos mabangga ng kotse. Base sa investigasyon, papunta noon sa Paco Market ang tricycle na galing sa Divisoria nang mabangga siya ng kotse. Mabilis daw na tumakas ang kotse. Hinabol siya ng isang rider at naabutan. Depensa ng driver ng kotse, natakot lang daw siyang makuyog kaya siya tumakas. Nagkareglo na ang dalawang panig. Isang empleyado ang sugatan matapos masunog ang pinagtatrabahuhan niyang imbakan ng mga upuan sa Pasig City. Hindi naman papakinabangan pa ang mga panindang upuan sa tindi ng sunog. Ayon sa Bureau of Fire Protection, tinatayang nasa 20 milyong piso ang halaga ng mga nasunog. Problema sa mga kable ng kuryente ang tinitingnang sanhi ng sunog. Halos 3 oras ang inabot bago ito tuluyang naapula. May sumiklab ding sunog sa 9 na palapag ng isang gusali sa Pasay City kagabi. Inaalam pa ang pinagmulan at halaga ng pinsala ng sunog. Wala namang nasaktan sa insidente. Agaw pansin ang isang tarpaulin sa General Santos City, kung saan nakalagay ang larawan at pangalan ng ilang hinihinalang drug personality.
Makikita sa isang bakanteng lote sa Kaskiho Street sa Barangay Dadyangas East ang tarpaulin kung saan nakalagay ang mga katagang mag-ingat, mga drugista. Ayon sa barangay, hindi nila alam kung sino naglagay ng tarpaulin sa area. Hindi rin daw alam ng General Santos City Police kung sino naglagay ng nasabing tarpaulin. Tinanggal na ang tarpaulin. Nirekomenda ng gobyerno at ng National Democratic Front of the Philippines ang 15 araw na tigil putukan ngayong holiday season. Ang hakbang na yan, makatutulong daw sa muling pagbuhay sa peace talks. May ulat on the spot si Victoria Tulad. Victoria? Si Presidential Spokesperson Salvador Panelo ang nagkumpirma na inirekomenda ng government at National Democratic Front of the Philippines peace panels ang pagkakaroon nga ng ceasefire o tigil putukan ngayong holiday season. Mangyayari ang ceasefire sa loob ng 15 araw o mula bukas, December 23, hanggang January 7, 2020. Pero ayon kay Panelo, sa panayam sa kanya sa Super Radio DZWB, maaring bukas pa rin maglabas ng desisyon si Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa naturang rekomendasyon. Ayaw raw pangunahan ni Panelo ang Pangulo kaya hindi niya masabi kung aaprubahan ito o hindi. Hindi na rin nagbigay ang kalihim ng iba pang detalye at sinabing si Labor Secretary at Chief Peace Negotiator Silvestre Bello III na lamang ang tanungin. Sinusubukan pa nating makuha ang pahayag ni Bello. Sa isang joint statement naman na inilabas, sa Facebook page ni Communist Party of the Philippines Founding Chair Jose Maria Sison, sinabing hindi magsasagawa ang parehong panig ng military operations laban sa isa't isa sa ilalim ng ceasefire. Layon daw ng tigil putukan na magtaguyod ng positibong sitwasyon na makatutulong sa inaasahang muling pagtalakay ng peace negotiation. Ayon pa sa pahayag, ang mga hakbang na ito ay measures of goodwill at confidence building ngayong Kapaskuhan at bagong taon. Pinirmahan ng joint statement sa Utrecht, Netherlands kahapon. Kamakailan, sinabi ni Bello na posibleng sa Enero muling magsimula ang peace talks. Pumayag din daw si Sison sa isang face-to-face meeting kasama ang Pangulo. Mav? Maraming salamat, Victoria Tulad. Dahil sa kahina-hinalang pagkaubos ng mga tiket sa biyahe ng mga barko, nag-inspeksyon ng lokal na pamahalaan sa pantala ng Hulo Sulu. Ayon kay Hulo Mayor Kirkan Tan, nakatanggap siya ng mga reklamo na laging fully booked ang biyahe ng mga barko sa kanilang pantalan. Hinihinalang dahil ito sa mga fixer na pinagkakakitaan daw ang mga stranded na pasahero. Marami pa naman daw mga nagbabakasyon sa lugar kaya laging punuan ang biyahe. Iniutos din ng lokal na pamahalaan na magpatupad ng no ID, no ticket, no boarding policy. Dapat din daw magkatugma ang pangalan sa ticket at ID ng pasahero. Sugatan ng isang babaeng natutulog matapos saksakin ng salaring pumasok sa kanilang bahay sa Quezon City. Narito ang aking report. Kahimbingan ng tulog ng magkapatid na Leia at Rose, hindi nila tunay na pangalan nang atakihin sila kahapon ng madaling araw. Pumasok ang lalaking sospek sa kwarto ng 16 anyos na si Leia. Madalas mag-isa lang siya, pero kagabi nataong doon natulog ang ate niyang si Rose at ang 2 taong gulang na anak ng ate niya. Naramdaman ko po, sabrang daming suntok po sa ulo ko. So napaupo po ako, nagalit pa nga po ako kasi baka akala ko po yung sister ko po yun, baka natamaan lang po. Sabi ko, ano ba, ganyan. Pagka upo ko pong ganyan, nakita ko po lalaki. Bigla siyang lumapit po sa akin tapos 3 beses niyang tinray, saksakin po yung sa tagiliran ko po. Nagising na lang si Leia, naduguan na ang ate niya. Naalimpungatan na po ako nung sinabi niya na nanakawan tayo, pinukpok ako sa ulo, pinagsasaksak ako. Tapos tumakbo na po ako agad sa daddy ko, kinalampag ko po siya. Tapos nung lumabas po si daddy, dumiretso siya agad sa terrace kasi doon ko po nakita lumabas yung lalaki. Pero wala na po nakatakas na. Kinuha pa ng sospek ang carpet sa terrace ng biktima at nilagay sa bubong ng kapitbahay para hindi maingay pagbagsak niya. Sa CCTV, nakita ang sospek na nagmamadaling tumalon sa bubong tsaka bumaba sa poste. Tumatakbo siya patakas papunta sa lagusan sa squatters area. Medyo nagtagal pa raw ang sospek sa kwarto dahil hindi mabuksan ang pinto palabas ng terrace. Kaya nakita ni Rose ang itsura niya. Mabata po eh, parang mga 20s, ganun. Itsura niya, payat po. Sobrang payat. Agad din nala sa ospital si Rose dahil sa mga saksak sa tagiliran at binte. Maayos na ang lagay niya. Tingin ng mga biktima, hindi pagnanakaw ang motibo ng sospek dahil walang tinangay o ginalaw na kahit ano ang sospek at dumiretso sa kwarto ni Leia. Ang mas nakakatakot pa, mukhang nagtago na raw sa bahay nila ang sospek at hinintay lang makatulog ang mga biktima. Wala pong tao sa bahay. Kung pagnanakaw po yung parang motive niya, dapat po nagnakaw na siya bago pa kami dumating. Kaso po parang hinintay pa po niya kami.
iniisip po namin matagal na po siyang nakapasok dyan kasi kabisado po niya yung bahay. Tapos siguro hinintay niya po kami makauwi, nasa loob lang po siya. May naiwan pang patalim at wallet ang suspect pero ID ng isang batang babae ang laman nito. Tumangging humarap sa kamera ang mga tauhan ng QCPD Station 3. Pero tinitingnan daw nilang motibo ang pagnanakaw at tangkang panggagahasa. May lead na raw sila sa suspect pero vina-validate pa ito sa ngayon. Tiklo ang 19 na taong gulang na tulak umano ng marihuana sa Caloocan City. Huli rin ang isang katransaksyon ng suspect sa follow-up operation. Ang mainit na balita hatid ni Jonathan Andal. Pumapalagpas si Jennard Velasco nang arestuhin kagabi ng Northern Police District Drug Enforcement Unit sa Bybus Operation sa 11th Avenue sa Caloocan City. Kinagat pa raw nito ang isa sa mga operatiba. Nakumpiska sa kanya ang isang kilong hinihinalang marijuana, pati na isang cellphone kung saan nakita ng mga pulis ang mga katransaksyon ng suspect sa illegal na gawain. Kinontak nila ang isa sa mga ito at nang kumagat ang target, ikinasana ang follow-up operation. Nakipagkita ang target na si Renato Bascal sa police asset sa Navota City. Huli si Bascal sa operasyon. Isang kilo rin ng pinaniniwala ang marijuana ang nakuha sa kanya. Itinuro niya si Velasco na naaresto sa Caloocan na pinagkukunan niya ng marijuana pero nang magkaharap na ang dalawa. Hindi ko po kilala yan. Since birth, hindi ko po kilala yan. Magkaiba kami. Sa 11 abin ako siya sa ano, nabotas eh. Siyempre na tatanggi po yun, sir. Ano na? Tatanggi po yun. Pero, sa talaga. Ako, sir. Kapwa naman inamin ng dalawang 19 anyos na suspect na nagbebenta sila ng droga. Ayon sa pulisya, sa social media isinasagawa ang transaksyon ng dalawang suspect. Kasi mayroon silang CG, group chat eh. Pagpasok ka doon, makaka-order ka sa kanila nung binibinta nila marijuana. Mga dami accounts lang nila yan. Medyo iniisip kasi nila mas safe sila ron eh. 240,000 piso ang tinatayang halaga ng 2 kilong marijuana ang nakuha sa dalawang suspect. Maharap sila sa reklamong pagbebenta at pag-iingat ng ipinagbabawal na droga. Jonathan Andala, GMA News. Arestado ang isang babae matapos mabistong nagnanakaw ng mga damit sa isang department store. Sa tingin ng pulisya, bihasang magnakaw ang suspect. Ang mainit na balita hatid ni Corinne Katibayan. Arestado ng Makati Police ang kinilalang si Rubilin Sanchez matapos mabisto ng mga gwardiya ng isang department store ang modus nito sa pagnanakaw ng mga damit kagabi. Sinita ng mga gwardiya si Sanchez nang lumabas siya sa department store na hindi binayaran ang umano'y binili niyang damit. May iprinisintang resibo si Sanchez para sa isang pares ng jogging pants at isang medium-sized maroon jacket na nagkakahalaga ng 1,249 pesos and 50 centavos. Pero hindi ito lumusot dahil medium ang size ng binili raw niyang damit na suot niya at ang nakalagay sa resibo na ipinakita, large umano ang kanyang binili. Ilalabas niya na yung item na ginamit niya sa na binili niya sa mall allegedly. Then nung natuntunan na siya ng mga guards ay wala siyang maipakitang mga corresponding receipts. No? Nung alam niyang mahuhuli na siya, tinawagan niya yung kasama niya. No? Then allegedly babayaran niya dapat yon. Pero magkaiba yung naka-indicate dun sa receipt na ipinakita niya. Hindi raw ito ang unang pagkakataong nag-shoplift si Sanchez. Gumagamit pa raw ito ng alias para hindi matunton ng mga otoridad. Hindi lang pala ito isang beses, kundi meron din siyang pending case dito sa Metropolitan Trial Court, Branch 41 ng Quezon City na theft din. Merong decision yung court na yon at binibigyan siya ng 2 months sa penalty, no? Bagamat hindi niya na-serve yon dahil ibang pangalan ang ginagamit niya. At meron tayong unconfirmed reports dito naman sa SM MOA na nag-shoplift din siya doon, no? Itong suspect na ito. Todo tanggi naman si Sanchez sa paratang laban sa kanya. Pumunta po ako doon, tapos meron po akong bibiling. Hanggang nilalagnat po kasi ako ngayon. Kumuha po ako ng damit, tsaka ng jogging pants. Nagpalit po ako sa CR na SM pero binayaran ko po. May resibo po. Tapos nung paglabas ko po, dinangan nila
Doon na po ako nuli ng civilian guard. Hindi ko naman po alam na bawal po yun, pero pinabayaran ko naman po yung damit ko bago po ako lumabas. Bukod sa nauna niyang kasong theft, mahaharap muli si Sanchez sa panibagong reklamo sa salang pagnanakaw. Corine Katibayan, GMA News. Libo-libong rider ang nagtipon para tutulan ang desisyon ng LTFRB na bawasan ang mga angkas rider na pwedeng bumiyahe sa 2020. Pero gate ng LTFRB, hindi mababawasan ang mga motorcycle taxi sa kalsada at madadagdagan pa nga ng dalawa pang motorcycle taxi provider. May ulat on the spot si Bernadette Reyes. Bernadette? Mark Mav, kinwestiyon ng grupong angkas ang bagong probisyon ng motorcycle taxi pilot pati na ang libo-libong angkas bikers na maaari raw mawala ng trabaho ngayong magpapasko. Nagsagawa ng unity gathering kaninang umaga ang mga angkas bikers sa Quezon City kasama ang kanilang mga supporters para ipahayag ang kanilang sentimiento dahil sa inaasahang libo-libong angkas riders ang mawawala ng trabaho kasunod ng mga bagong probisyon ng technical working group ng LTFRB. Ang dating 27,000 na bikers ng angkas matatapyasan at magiging 10,000 na lang sa pagpasok ng 2020 sa ilalim ng extended pilot implementation ng LTFRB. Ibig sabihin, 17,000 angkas bikers ang mawawala ng trabaho. Ayon kay George Royeca, Chief Transport Advocate ng angkas, hindi raw pinapahalagahan ng TWG ang kaligtasan ng mga pasahero sa bagong probisyon. Pero gayon ni LTFRB, hindi naman mababawasan ang mga motorcycle taxi providers. Nabawasan man ng riders ng angkas, madadagdagan naman daw ang motorcycle taxi dahil sa pagpasok ng dalawa pang motorcycle taxi provider na Move It at Joyride. Ayon kay LTFRB Board Member Antonio Gardiola, mula sa 27,000, ginawa na nilang 39,000 ang rehistro ng mga motorcycle taxi. Maghahati-hati sa bilang na ito ang angkas, Joyride at Move It. Ito'y para magkaroon daw ng pagpipilian ang mga pasahero at maiwasan ang pagkakaroon ng monopolyo. Pinag-aaralan pa rin daw ng LTFRB kung ligtas nga para sa mga pasahero ang mga motorcycle taxi. Paglilinaw naman ng angkas, hindi sila tuto sa pagpasok ng mga bagong service provider pero sana raw ay mapatunayan muna nila ang kanilang hanay at dapat daw ay maaasahan ang kanilang application platform. Mark Mav, sa ngayon ay pinag-aaralan pa raw ng kanilang mga legal counsel kung ano pa ang mga hakbang na maaari nilang magawa para naman sa gayon ay maprotektahan din ang kanilang mga bikers na maaaring mawala ng trabaho. Mark Mav? Bernadette, kailan magsisimula itong Joyride tsaka Move It, Bernadette? Mav, doon sa timeline na sinabi, Monday daw ay implemented na itong mga bagong provision. So inaasahan na papasok na ito nga dalawa pang motorcycle taxi hailing service provider. Pero yung timeline kasi na dapat ay mag-expire naman itong sa angkas ay supposedly December 26 pero binigyan pa sila ng additional na 3 more months. So yung angkas po ay mananatili pa rin sa platform at maaari pa rin po makapag-book hanggang March 2020 base doon sa kanilang pilot run. Mav? Maraming salamat, Bernadette Reyes. Sa Pampanga naman, mga baby ang bumida sa isang Christmas event. Nagpaunahan sila sa isang karera habang nakasuot pa ng Santa Claus costumes. Ang baby boy na yan ang nanguna sa Santa Baby Race. Bahagya pa siyang huminto sa gitna at umiyak, pero dire-diretso rin narating ang finish line. Todd the cheer naman sa iba pang baby ang kanilang mga ina na kanya-kanyang diskarte para mapagapang yung mga anak. 30 bata ang lumahok sa karera na yan na ginawa rin doon noong nakaraang taon. Naway nabusog po kayo sa mainit na balita sa oras na ito. Para sa karagdagang balita, mag-subscribe lang po sa youtube.com/GMA News. Para sa mga ulat at istorya mula sa aming news teams. Araw-araw pong tumutok sa Balitang Hali. Para sa mga balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan. Servisyong totoo lamang, mga kapuso. 3 araw na lang, Pasko na. Mula sa tahanan ng katotohanan, Mark Salazar po. At ako po si Mav Gonzalez. Ang inyong mga kasalo dito sa Balitang Hali Weekend.
Mga kapuso, pagsaluhan natin ang maiinit na balita tuwing Sabado at Linggo dito sa Balitang Hali Weekend. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.